I need help. Okay guys, so good news ayan. Tigot na lang yung ding sa shop. Sabi guys, ito na ata yung pinakamabigat na nabuhat ko sa buong buhay ko since birth, you know? Sobrang bigat nitong package na to, in fairness ha. Wait lang. I'm just gonna drink, alam mo yun, to freshen up a bit. Anyways guys, good morning and welcome to the part 2 of our budget room makeover series again. So if you came from part 1, welcome back. But if not, ayun, ito yung part 1 ng ating room makeover series. And ilalagay ko na lang yun sa description box. So don't miss that kasi dun sa part 1, dun po unang ginawa itong mga walls ko. Nagpaint ako ganyan. Parang yung overall wall ko is inayos ko dun as well as dito sa pinaka-floor natin. And now for the part 2 guys, ito, I'm just so excited. Kasi dumarating na yung mga packages sa shop. And I'm just so excited to get all of them. Especially, unti-unti na talaga nabubuo ng pinaka-room natin. And then, we're gonna start with this 2-package right here. So, this one actually arrived kahapon pa ng gabi. Pero now, pa lang natin siya bubuksan. And these are drawers and table. Pakahapon ko pa talaga ito gusto buksan. Kaya buksan na natin siya. I'm so excited. Kasi guys, ang sarap talaga sa feeling ng ganito. Mag-unboxing ka ng new stuff ganyan. Para sa room mo, para sa sarili mo. Diba? Ang sarap lang sa feeling. Kaya ayun. Let's open this too. First, kasi siya rin nandito. Ang hirap na mag-move. So, ito na lang muna. By the way, these two I bought from Shopee. Sana walang damage para hindi na tayo ma-stress yung wax dito. Wait, asan yung mga... No! Oh my gosh! Oh my God, guys, nai-stress ako kasi kulang yung package niya. Wala siyang screw. So, ito lang yung screw na nahanap ko. And, paano natin mag-fix with this one? Nai-stress ako. Oh my God, ang fail nito, guys. Anyways, tignan ko yung isa pang box or yung isa pang drawer. Tignan natin kung kompleto. So, guys, ito may screw dito sa isang drawer natin pero doon wala. Nai-stress ako, sis. So, I guess I won't recommend you the shop na pinagbilang ko nito. So, ilalagay ko na lang yung link na sa description box. So, feeling ko, maghanap na lang kayo ng mas better. I don't know why, pero tumingin ako sa ratings nga, 4.9, ganon. Pero, guys, kulang pa lang talaga siya. Anyways, I have things to do pa. That's why, let's set this aside first, ayan. Nagay mo na natin siya sa gilid and then unahin natin buksan yung pinaka-table. So, itong table, guys, ibang shop naman to. So, I hope kumpleto na talaga siya and okay yung quality. Hey! I can't do this alone. I need help. Okay guys, so good news ayan. Nag-reply na yung pinaka-Shopee seller and sabi nga, magpapadala na lang daw siya ng mga set ng nails dito kasi ayun na lang talaga yung kulang. So ayan, maayos naman siya lahat and kompleto yung gamit dito except sa mga screws lang talaga. So since may screw naman yung isa pang package natin, ito muna ang isa yung buuin. So wait na lang natin yung isa dito. Ito na yung helper natin, si Coco. This is our helper. Yan, help tayo ni Coco. Say hi! Okay guys, so finally, ayan, may katulong tayo kasi hindi ko to kaya mag-isa. So, para sa table, ayan, gagawin niya na yung table kasi meron naman dito ang instruction or video na sinend yung pinaka-seller para ito na lang isusundin niya. Okay guys, so habang nandun si Amon, ayan, binubuo niya na yung table doon. Nilinisin ko naman to yung sa pinaka-drawer kasi medyo may dumi pa siya, may dirt. Tapos, nalagay ko sticker na lang pala yung kanina. Ayun lang kasi yung concern ko, di bali ito siya. So, ang gagawin ko na lang, nalagyan ko na lang siya ng pinaka-sticker kasi parang medyo madumihin to. Eh, maglalagay pa naman ako dito ng makeup ganyan. So, baka malagyan ng makeup. That's why, ito na lang yung gagamitin kong sticker. Ito yung shiny na sticker.
sticker, yung mabilis lang punasan. Kasi medyo plasticky siya, so lalagyan natin siya dito. So yung sticker na to, lagi ko na lang yung link sa Shopee. Okay guys, so last for today are these, ayan, drawers. Kaya natin to. Hey guys, it's October 19, Wednesday, 3 PM, and look what we have here, guys! Na-deliver na yung bed ko sa wakas. Ang tagal ko itong hinintay. And this is what it looks like. Ayan siya. Kahoy talaga siya na pinapaint ko ng color white. Tapos ayan, as you can see, medyo mataas siya para sila Coco and Chloe hindi makaakyat. And then meron din siyang mga drawers dito. Ayan, tatlo dyan. Tapos ayan yung pinaka-headboard niya. And by the way, guys, I ordered this bed from Woodlab PH. So basically, Woodlab offers customized woodworks. Meron silang bed frames, meron din natin silang bed pallets, tables, drawers, cabinets, almost everything. And they have many designs doon, especially dito sa bed. Ito ata yung pinaka-best seller nila, yung bed frame. So, pwede mong pag-aya yung mga styles na nakapost doon sa page nila, pero pwede din kayo parang magbigay ng picture or peg ng gusto nyo. Tapos, ipakita nyo lang sa kanila and they would make a way in order to make it happen. So, that's another factor kung ba't ko sila pinili kasi ayun nga, sariling size mo talaga yung masusunod plus sarili mong design, ganyan. And can I just also say na I like their service kasi ang bilis talaga nila mag-reply kapag nanghingi ako ng update, binibigyan naman nila ako kagad. Super approachable talaga nila and the transaction is so smooth. Like walang hassle, like bayad kang half payment, update, ganyan, tapos full payment. And actually, at first, nahanap ko sila sa marketplace kasi nga doon nga yung isa kong source. And then yung nakita ko yung shop nila in the Brinaus ko, I saw, ang gaganda kasi ng reviews. Halos 5-star talaga lahat ng rating sa mga customers niya, ganyan. And another factor pa pala kung bakit ito yung shop na pinili ko kasi mas affordable siya compared to the others. So ako, syempre, as tight yung budget, talaga nagka-canvas ako kung kanino yung mas mura. And then, dito nga yung parang pinakamurang nakita kong nagpa-customize ng woodworks. And yeah, guys, I'm just so happy with our new bed and I just wanna thank Woodlab PH for making this happen. So for those who's interested, ayun, lalagay ko na lang yung FB page and IG shop nila sa description box, so check them out. And yeah, let's just leave this here first kasi alis pa ako, guys, and I'm gonna get some stuff. And I'll go now kasi mamimili pa ako ng ibang gamit na lalagay dito sa room. Okay guys, so some of the things that I bought nung 15 sales sa Shopee is dumating na yung iba dito. That's why we're gonna open it. So mag-unbox lang ako sa inyo ng mga packages here. So dito muna tayo sa square na to. And I think I know what this is na. So, I bought a wooden tray. Ayan siya. 20 by 30 ata yung size niya. So, I bought this para doon sa countertop. Tama ba? Ng pinaka-drawers ko. So, i-design ko lang siya doon kasi it's just so cute. And ang ganda ng quality niya actually. I just bought this for 230. Ganon. And then, next one ito. I don't know what this is. Oh! So, this one pala. Hindi siya para sa room, kundi para siya kay Coco and Chloe. Ayan. Ito yung kanilang eye care and then ear care. Wala lang. For them lang. Down to the next package, you guys. What's this? Ah! Yung diapers! Yung diapers pala nila Coco and Chloe. So, this one is for Coco and Chloe as well, no? Pero last na ata to, ng for the dogs. Ayan. Mga diapers nila kasi paubos na. And ito, promise guys, pang room na talaga siya.
Para lang ako nag-open ng gifts no, kasi actually hindi ko masyado matandaan kung ano nito. Ay, okay. So this is the diffuser or ano tawag dito? May tawag dito, guys. Pero siya yung mga stick diffuser ba yun? Ayan. Ito, guys. Ang mura ko lang ito nakuha. So I'll just try this variant first. Ayan, may kasama siya mga sticks, which is lalagay mo dito. Shangri-La. Ayan yung hotel series nila. So sana mabango. So before kasi, nag-diffuser ako yung umuuso. Kasi lang parang ayoko na nun kasi nanlalagkit siya. Like sa survey, so yun, parang nagbabasa-basa siya. So dito na lang ako. Ayan, sa mga ganitong pampabango ng room. Mabango siya, actually. Amoy hotel na. May parang mga, ano, expensive, gano'n. Mabango siya, mabango. And ito, feeling ko, ito na yung ilaw. Na ang tagal-tagal ko na talagang gustong bilhin and lagay sa room ko. And now, I had a chance. Ayun, guys, yung telescopic lights. Ang mura na lang nito ngayon. Dati kasi before yung ano pa, mga bago-bago pa lang to. Ang mahal ng mga ganito, guys. So, buti na lang, mura na siya. And yung binili ko is remote control. It's so pretty. And last item for today, guys. Itong malaking box. And alam ko na din siya. I hope na hindi siya sira, no? Kasi medyo malipis lang yung bubble wrap niya. Ayan, so this is an acrylic jewelry organizer. And ang mura ko lang ito nakuha compared sa iba. Siguro mga 100 less. Kailangan ko na din kasi palitan yung ganito ko. I have an acrylic like this before. Pero wala siya yung pinakaganyan, yung mga organizer na color gray. So sobrang luma na nun. That's why I bought a new one. Ayan siya. So that's it for today's unboxing. And what I'm gonna do now, yung i-accomplish ko dapat today is malipat na yung mga gamit ko sa drawer ko before sa drawer ko ngayon. So linisin ko lang to and let's start organizing our drawers. Okay guys, so update, ayan, nagawa ko na yung door, nalagyan ko na siya ng sticker and all, and I like how it looks. So ayan na siya, diba? Parang naging wood-wood lang yung pinaka-design niya, and then nilagyan ko na lang din ng sticker dito sa gilid kasi color brown siya. And guys, look at this, ayan, nagawa ko yung doorknob ko mag-isa, like I'm all alone, and it's perfectly working, it's perfectly fine. So, ayan na siya, diba? May doorknob na ulit tayo. Pinalitan ko to, guys. Ito, binili ko to sa DIY. Mura lang to, wala pang 200 pesos. So, namili kasi ako sa DIY nung isang araw. So, madami akong binili. And then, share ko na lang sa inyo next time. Pero, ayan, yung doorknob yung isa. And another update, guys. Ito pala, yung pinaka-cabinet ko. Ayan, na-sticker ko na yung mga gilid-gilid pa lang. So, nag-trial pa lang ako. And then, okay naman yung color niya. So, next time na yun sa pinaka-doors niya. And then, kinat ko pala agad yung pag-organize ko sa drawer ko kasi na-realize ko na hindi ko pa pala siya kayang ma-organize dahil wala pa akong ibang organizer. So, wait lang. Ayan, so hindi pa kasi to talaga organize. Ayan, nilipat-lipat ko lang yung mga gamit ko. Hindi pa yan yung final na ayos niya. Nag-isip pa ako kung ano yung magandang ilagay dyan. So, basically, nilagay-lagay ko lang sila dyan. So, hindi na ako masyado muna nag-organize. And now, what I'm gonna do today is, ayan, ikakabit ko na yung pangalawang drawer natin kasi finally, guys, nakahanap na kami ng screw kasi nga ayun, yung seller ng drawer is nag-send ulit sa amin ng screws pero mali yung size. Pero, buti na lang meron sa Shopee, guys. Ayan, nakabili ako ng exact size na kailangan ng drawer. Magagawa ko na siya finally para tapos na yung pag-assemble natin sa mga drawers. Your life.
it's done na. Finally, no? Nabuo na natin yung pangalawa. And it's so pretty. Para siyang IKEA type talaga. Pero ang mura lang. 1.8 lang to each. So there, it's so pretty. Talagang mahirap lang siya buuin, no? Kailangan mo lang ng patience talaga. Okay, so now natapos na yung drawers. Yung ayusin na lang natin dito is of course ay yung cabinet ko. Lalagyan na lang natin ng sticker. And then maglalagay kasi ako mga shelves dito. Like, dadagdag ako ng shelves dito sa pinakadulo na pinto. And then ito yung bed ko. Ayusin ko na din. And guys, ito yung pinaka-exciting. Kasi kapag gabi dito, ang hirap kapag itong ilaw lang ginagamit. Ayan, ito lang kasi yung ilaw ko dito. And then, pag nagpipilm ako laging against the light, ganyan, medyo hindi ko bet yung ilaw. That's why maglalagay tayo ng ilaw. So, I decided maglagay ako ng corners. Ayan yung mga ilaw sa bawat corners. Para ayun, mas bongga yung lighting natin. Especially, kapag madidilim na yung wala ng sunlight, ganon. Kasi lagi lang tayong kapit sa sunlight. So, kapag nagpipilm ako, dapat laging may araw. Kapag wala, ang pangit na. So, ayan, for the sake of the lighting, ayan, maglalagay tayo ng ilaw sa bawat taas. And kami lang gagawa nun. That's why it's so exciting. Hindi ako electrician, pero nanonood ako ng YouTube. Kaya kong mag-follow ng instructions sa YouTube, no? So, dun tayo titingin. And ito na pala yung mga materials. Ayan, nilagay ko muna siya dito. And ayan siya yung mga ilaw natin. Ito, mga surface lights to. Ayan, nandito na. And then yung remote na gagamitin. Ayan! I'm so excited kasi finally, kahit gabi or kahit madilim, kaya na nating mag-film. Ayan, ito din yung pinaka-cord. Binili ko na din siya. So, bala ko siya ilagay dyan sa gilid-gilid. Bawat corners talaga. Also, ayan, nakabili na din akong organizer. Tapos, meron tayong mga Shopee na padala. And ayan pa, from Lazada, yung rack natin. Pero, hindi ko siya ipapakita for this part. So, part 3 na siya dahil medyo mahaba na ata yung part na to. Pero, dun sa part 3, I think that would be the last part. Kasi, ayun, magde-design na lang tayo. Maglalagay na lang ako ng shelves, ganyan. Tapos, ng ilaw. So, basically, para na lang siya mga final touches. And yeah, I'll just end the vlog right here. And I'll see you on part 3.